Hello guys, so kumusta kayo? So itong vlog na to ay sobrang special, no? Kasi sobrang tagal na nitong nire-request ng mga tao. Ang tinatanong kasi nila lagi, paano raw ba makuha yung exact color ng isang layout o isang sticker o isang printout na pinapakopya sa kanila? Kapag pinrint raw yung isang design o isang layout, ang printout niya raw ay nagbabago raw siya ng kulay. So dito sa vlog na to guys, na masasagot niya yung tanong nyo na yon. Kasi guys, dito nakokopya tayo ng tatlong bagay. Hindi basta-basta sticker o hindi basta-basta layout, kundi tatlong ordinary things. Tapos gagayahin natin guys yung kulay nila. Okay no? So ito yung mga gagayahin natin. Unang-una ito guys, itong Ovaltine. Yan. Pangalawa guys, itong Sabon na Irish Spring. Pangatlo guys, itong relo na to. Yan. So itong tatlo na to guys, gagawa ko ng layout na kamukha nito. Tapos kukunin natin guys yung exact color nitong tatlong to. Okay no? So kung excited na kayo, mas excited ako no? Kasi alam kong sobrang daming nag-aabang ng vlog na to. Para hindi na nga to humaba, so video, pasok! Well guys, so meron akong ginawa dito na tinatawag kong color swatch, no? So ito ay pinagpuyatan ko talaga to, no, para makuha tong mga colors na to. So hinati ko siya guys sa lima kasi yung pinaka file talaga nito ay sobrang laki, no? So hinati ko siya sa lima guys para makikita nyo pa rin yung kanyang mga hex. Ito kasi guys yung importante dyan eh. Itong hex, yan, ito yung color code niya. So ang una natin gagawin guys, no, ipiprint muna natin tong limang page na to. Tapos pag naprint na natin guys, no, saka tayo magpo-proceed. So kapag naprint na natin to guys, ito yung gagamitin natin na swatches para malaman natin guys, no, yung exact kulay nung printout natin. So make sure lang guys na yung pagpiprintan nyo ay yun rin guys yung gagawin yung sample. Halimbawa guys, no, ang pagpiprintan nyo is vinyl. So ang gagawin nyo guys na sample nitong mga color swatches na to ay ipiprint nyo rin guys sa may vinyl. So kapag photo paper naman guys, ang gagawin nyo materials, make sure lang guys na ang gagamitin nyo na pagpiprintan ng sample nitong mga color swatches ay syempre photo paper rin. So gano'n rin guys, so kapag yung pagpiprintan nyo is matte, ang pagpiprintan nyo rin guys na sample nito is syempre matte rin, no? Kasi guys, magkaiba guys yung kulay na lalabas kapag kaprint natin to sa may glossy. At syempre, iba rin guys yung magiging kulay niya kung sa mat nyo siya ipiprint. So sa mga gusto ng file na to, so maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to para pwede nyo siya guys i-download at syempre ma-open nyo siya ng Microsoft Word. So nilagay ko siya guys sa Microsoft Word kasi guys sa Microsoft Word ang pinaka-accessible na app sa Windows. So again guys, no, sa mga gusto ng file na to, maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to para pwede nyo siya guys i-download syempre for free. Yan, so ito yung pinagputol-putol ko para magkasya guys sa may Microsoft Word. So kasama nyo na rin to guys, mada-download, no? So maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to kung saan nyo to mada-download ulit. Tapos kapag nilakihan natin siya guys, halimbawa nahihirapan kayong basahin yung mga printout nyo, so dito guys makikita nyo siya. Yan, ito yung pinaka-code niya. So guys, ito na yung print natin. Yan, so isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So dito guys, may makikita kayong mga nakasulat na kalagay number, hex, RGB, CMYK. Pero ang pinakailangan lang talaga natin dyan guys is yung hex. /HTML, tapos nakalagay FCC898. So paano siya gamitin guys? So ganito. So meron tayo guys dito mga everyday object, kamukha nitong sabon, syempre itong relo, at itong Ovaltine. Now, so ang gagawin ko guys, no, gagawa ko ng kamukha nito na layout using Microsoft Word. Tapos kailangan guys makuha ko yung kulay talaga nito. So simulan natin muna guys dito sa may Ovaltine. So para mas madali nyong maintindihan, ang gagawin ko muna dito guys, isusulat ko muna dito is Ovaltine. Tapos syempre i-drawing ko siya. Tapos may nakalagay na Ovaltine. Tapos all in one, great value. So ito lang muna guys yung gawin natin sa MS Word, no, para mabilis kasi ito medyo mahirap tong gawin eh, no. So ang gagawin ko guys ay itong pinaka shape ng Ovaltine, tapos lalagay natin yung Ovaltine, yung all in one, at syempre yung great value. So sa mga girls sigurado alam niyo na yung ganito, yung sinuswatch o tinitingnan yung color niya. So ang gagawin natin guys, no, hahanapin natin yung pinaka color nito, itong pinaka balot ng Ovaltine. So hanapin natin dito guys, parang red siya eh. So sa tingin ko na pinaka kamukha nitong red na to ay ito. Ito kasi guys ay meron siyang glossy design eh. Yan, no, so kumikinang-kinang siya. So hindi natin guys makukuha yung kinang-kinang niya, no. So makukuha lang natin guys, no, yung kamukha niya lang na color. So meron pa ditong isa. Yan, so kikukumpare natin, ano ba, mas kamukha ba siya? O mas kamukha ito? Sa tingin ko mas kamukha ito eh, no? Ayan, so
Lalagay lang natin siyang ganyan. Tapos ang kukunin natin sa kanya, guys, ito nga, itong hex. Yan, nakita niyo itong hex na to. Nakalagay sa kanya is FE5000. So ang gagawin ko, guys, no, syempre ito, susulatan ko siyang ganyan. Tapos ilalagay ko dito is yung FE5000. Yan, siguro nakukuha niya na idea. Tapos tingnan naman natin ito, guys, yung pinakasulat ng Ovaltine dito. Yan, feeling ko ito yung kamukha niya, eh. So ang code niya is hex 0033A0. So dito tayo ulit, guys, no, itong Ovaltine na to. So 0033A0. Then itong all-in-one naman na nasa baba. So tingnan natin yung kulay niya. Feeling ko ito. Itong hex 009EO. A9EO. Kapag malabo, guys, itong hex na to na printout nyo, no? O hindi nyo masya mabasa kasi masyado siyang maliit. So maglalagay rin ako, guys, nung talagang original file nito, para mas malaki, guys, yung makita nyo ng mga sulat dito. Okay, no? So kasama na rin siyang ilalagay doon sa may download link na ilalagay ko doon sa may ilalim ng description section ng video na to. Tapos itong grade value na to, tingin ko kamukha lang rin siya nito. Kaya magkakulay rin sila, itong Ovaltine saka itong grade value. No, so gawin natin ay itong grade value, ang ilagay rin natin dito ay ito na rin, 0033A0. Yan, so natapos na natin, guys, yung Ovaltine. Ang sunod naman natin na itong Irish Spring. So gagawa ulit tayo ng box. Hanapin natin, guys, yung pinaka color code nito. Yan, nakikita nyo ba na kamukha niya? Feeling ko ito, eh. 006341. 006341. Yan, tapos syempre itong Irish Spring na to ay white lang yan. Irish Spring. Yan siya na, guys, hindi ako masyadong maganda magsulat. Kasi, guys, di talaga ako nagsusulat. Tapos itong original na to, yan, nakalagay original. So ang kulay ng original, guys, is kakulay rin siya nito. Eto, guys, hanapin natin to, itong parang yellow na to. So, ano ba tingin nyo? Yan, sino kamukha niya dito? Feeling ko ito yung kamukha niya. Eto, EEDCOO. EEDCOO. Last naman, guys, syempre itong relo natin. So magdo-drawing ako ng ganyan, tapos relo. Tingnan natin, guys, yung color ng strap ko. So hanapin ulit natin siya sa code. Ito, ito yung mga brown color, no. So tingnan nyo, guys, kung ano yung kamukha niya. Feeling ko ito yung kamukha niya. Ito, feeling ko ito, ah. Yan, so ang code niya ay 683529. Yan, so ganyan siya, guys. So yung kabila niya, guys, pareho rin naman. Itong pinaka frame niya ay color gold. So hanapin natin siya, guys, yung medyo kamukha niya na gold. So again, guys, no, yung mga kumikinang-kinang na yan ay mahihirapan tayong i-print yan. So hanapin lang natin, guys, yung pinakamalapit sa kanya. So ito ba, tingin nyo, ito kamukha ba siya? Or itong nasa baba? Feeling ko ito nasa baba. So ito na lang, hanapin ko yung code niya, 858500. So para mas makatotohanan, guys, yung gagawin natin, o susukatin natin to. So guys, pag sumuka talaga ako is in inches. Yan, kamukha nito, 4 inches. So isusulat ko rin siya dito. So ito ay 4 inches. Yan, tapos yung pababa niya naman ay 2.5. Tapos ito namang relo ay yung isang strap niya is 4.5. So ito ay 4.5. Tapos ditong banda ay 2.5. Yan, guys. So napaka-importante ng ruler kapag nasa printing business kayo, no. So ito 2 inches. Yan, tapos syempre, guys, yung Ovaltine, ito 3 inches. Tapos yung patayo niya ay 5 inches. O 4.8 inches. 4.8 inches. So ito, guys, nasulat na natin yung mga code natin at syempre yung pinaka-size niya, no. So ang gagawin ko na susunod ay ililayout ko to sa may Microsoft Word. So gawin natin, guys, na mag-open tayo ng Microsoft Word. Tapos gawin natin, guys, ay layout, tapos size, tapos A4. Tapos ang gagawin natin, guys, ay yung Ovaltine. So click ko lang itong insert, tapos shapes, tapos itong rectangular tool, tapos magdadrag ako ng ganyan. Tapos diba kanina sinukat natin yung pinaka-sachet ng Ovaltine, ang pinaka-size niya is 4.8 inches ang taas, at syempre yung lapad niya is 3 inches. So ganyan siya, guys, kalaki. So gagawin natin, guys, right click natin, format shape, tapos dito natin, guys, ilalagay yung ating mga hex code. So click natin to, guys, fill, tapos solid fill, tapos click natin to. Tapos click nyo yung arrow, then more colors. Tapos dito, guys, may makikita kayo dito na hex. Yan, so ito yung hashtag, tapos nandito yung code niya. So aalisin lang natin, guys, yung pinaka-code niya. Tapos ilalagay natin, guys, yung code nung ginawa natin kanina. So ang pinaka-code, guys, nung kulay nung balat ng Ovaltine is FE5000. So tingnan nyo, guys, yung magic. So from blue magiging... So compare natin siya, guys, sa real life. Yan, makikita nyo, guys, na ito yung Ovaltine, tapos ito yung ginawa natin na code niya, no. So
hindi nyo makikita guys yung pagkakapareho niya, no, kasi magkaiba talaga guys yung nasa may digital at syempre yung nasa may hard copy, no, kasi ito guys digital na to is meron siyang backlight. Tapos syempre guys itong Ovaltine na to wala siyang backlight. Pero guys kapag ka na-print na natin to, makikita nyo guys na halos magkamukhang magkamukha talaga sila ng kulay. Yan, so baka kasi kino-compare nyo yung talagang hard copy dito sa may soft copy, no, so hindi talaga sila guys magkakapareho ng kulay. Okay, kasi ito guys merong ilaw, ito guys walang ilaw, no. So tuloy na natin guys yung ginagawa natin. So ang next na gagawin natin guys, no, syempre lalagyan natin ang Ovaltine dito. So paano natin gagawin yun? Click ko lang insert, then click ko lang to guys shape, tapos maglalagay ako ng rectangular tool ulit dito, tapos right click ko lang siya guys, tapos add text, tapos ito type ko sa kanya guys ay Ovaltine, tapos syempre lakihan natin siya, tapos gawin natin Arial Black. So gagawin natin guys dito, i-highlight natin tong Ovaltine, tapos dito guys tayo sa my font color. Tapos, click nyo yung arrow, tapos ganun ulit guys, more colors, then custom, tapos dito ulit guys, ilalagay natin yung hex code niya. So, ang pinaka hex code niya guys ay 0033A0. Yan, so yan guys, pinaka hex code niya, tapos aalisin natin guys yung pinaka background niya. No? So, paano natin gagawin yung right click natin to, format shape, tapos click natin to guys, no fill. Tapos yung line rin guys, gagawin natin no line. So, gawin natin siyang medyo patagilid, no, kasi patagilid yung Ovaltine. Yan, so meron na tayo guys Ovaltine. Then ang next natin na ilalagay, control C, control V natin to. So ang ilalagay natin na susunod is yung all in one. Okay, no, so liitan lang natin to. Tapos gagawin natin guys, syempre highlight ulit natin siya, tapos click natin tong font color, tapos more colors ulit, tapos yung hex guys, syempre papalitan natin ulit nung code niya. So ang code niya guys is 00A9E0. Yan. So, gawin natin guys ay iangat lang natin to dito. Tapos ito guys, control C, control V ulit natin. Tapos lagay natin siya dito, lagyan natin ng great value. Yan. So, liitan natin siya. Yan. Tapos para lumiit yung space nitong dalawang to, yung great saka yung value, no. So, gawin natin highlight natin siya. Right click natin, then paragraph. Tapos dito guys, gawin natin tong 0. Tapos itong multiple, gawin mong single. Tapos ito gawin niyo to is 0.8. Yan, nakita nyo, lumiit yung space nya. Tapos ilagay natin siya banda dito. Yan, so nagawa na natin guys yung Ovaltine. So, ang susunod natin na gagawin, syempre yung Irish Spring at syempre yung orasan. So, ipa-fast forward ko na to guys para hindi na tayo masyadong humaba. A few moments later. So guys, ito na, natapos na natin yung pagli-layout ko. Yan, so ito yung Ovaltine natin. Tapos ito yung Irish Spring. Tapos ito guys yung relo. So, ang gagawin natin dito guys, syempre, ipiprint natin siya. So, paano siya guys? Again, i-print. So, click natin yung file, click natin yung print. Tapos, make sure lang guys na yung settings na ginawa mo sa pag-print ng mga sample ng mga swatches. So, ganun rin guys yung settings mo dito. At syempre guys, again, kung ano yung materials na ginamit mo sa mga swatches, yun rin guys yung gagamitin mo ng material dito. So, ang gagamitin ko material dito guys ay syempre, photo paper. So, ang gagawin ko guys ay Epson Premium Glossy at syempre, high. Tapos, i-okay ko lang siya. Tapos, ipiprint na natin siya. So, sa mga nagtatanong guys, no, kung ano bang klaseng printer ang ginagamit ko sa pag-print ng mga sticker dito sa The Printing Shack, ang ginagamit ko guys ay itong Epson na L121 printer, tapos meron siyang pigment ink. Kaya guys, pigment ink ang ginagamit natin kasi ito guys yung ink na hindi siya kumukupas. Hindi kamukha guys nung original na ink na nasa loob ng box ng Epson, eh kumukupas yon. So nakakaya naman guys sa mga customer, no, na nag-offer ka ng printing tapos ilang linggo lang or ilang buwan lang yung lumipas, eh kumupas na yung print mo. So kung saan nakabili ito guys, no, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shack, at sabihin mo lang guys na bibili ka ng printer with pigment ink. So guys, ito na yung printout natin. So try natin siya guys i-compare, no, kung pareho siya ng kulay, no. So simulan na natin dito sa may Ovaltine. Yan, so itabi natin siya dito. Yan, di ba? So makikita nyo na ito, meron lang talaga siyang foil eh. Kaya kumikinang-kinang siya, pero makikita nyo na halos magkamukha talaga siya ng kulay. Di ba? Tapos yung Ovaltine na font, kamukha niya rin naman. Tapos itong all-in-one, kamukha niya rin guys. Successful yung ginawa natin guys dito sa may Ovaltine. So next naman natin guys, itong relo natin. So i-compare rin natin siya guys. So makikita nyo naman guys, no, na magkamukha naman sila ng kulay. Tapos syempre yung gold, ito mahirap talaga itong gayahin. So ginawa na lang natin, no, kung ano yung nakita ng mata ko, yun na lang yung ginaya natin dito. Tapos ito syempre black to. Tapos ito rin guys sa may kabila, yan makikita nyo na halos magkamukha naman sila. Then lastly guys, itong Irish Spring. So kapag ka nilagay mo siya dito, yan, no, para nagka-camouflage na siya. So iisa sila guys ng itsura. Itong pinakakulay nito at syempre yung pinakakulay nito. Syempre guys yung puti, very simple na yan. At syempre itong original na to at itong original na to. Yan, so halos magkamukha rin naman sila. Tapos syempre nasa loob, original, original yan. So depende yan guys kung sobrang linaw ng mata nyo sa pagko-compare dito, no. So bagay na bagay to guys sa mga babae kasi mga babae
marunong sila mag-swatch. Kasi guys, trivia lang, no, bago kami nagsimula ng printing shop, yung asawa ko guys ay nagtinda ng lip tint. So nung nagtitinda siya guys ng lip tint, no, nagsuswatch kami. So pinapakita namin yung kulay ng lip tint sa pamamagitan ng pagpahid dito. Yan, kasi nga naman kapag ipapakita mo yung lahat, ipapahid mo sa nguso mo, eh sobrang hirap alisin ang mga lip tint guys, no. Kaya ang ginagawa ng asawa ko dati, pinapahid niya dito sa may braso niya, tapos sinaswatch niya. Yun yung kaya dun ko guys nakuha yung swatch na term. Gawin natin guys, so pagtabi-tabihin natin sila ulit. Yan, so makikita niyo naman guys na effective yung ginawa natin na color coding, no, para makuha natin guys yung exact color nung isang output na gagayahin natin. Tapos i-layout natin siya guys sa may computer. At ito guys, nakita niyo na yung printout nila na talagang magkamuka sila. So guys, nakita niyo naman na nakuha natin yung exact color nitong tatlong to. At eksaktong-eksakto siya guys doon sa may printout natin. So siguro yung iba guys magsasabi na, sir, hindi naman siya ganun ka-eksakto. So kung nasasabi mo na hindi ganun ka-eksakto, ang sigurado ko dyan ay mas malinaw yung mata mo sa akin. Kasi ito guys yung base na nakikita ko ng dalawang mata ko na eksaktong kulay nito. So kung tingin mo guys mas malinaw yung mata mo, no, siguradong mas maganda o mas eksaktong kulay pa yung makukuha mo dito. So yun nga guys, no, pag ginawa nyo, natutunan nyo sa vlog na to, ay personal preference yun, no. So kung tingin nyo guys na yun ang eksaktong color doon sa mga swatches kapag kinumpare nyo siya, no? So walang makakapagsabi guys ng mali ka, no? Kasi guys yun yung nakikita mo. Paalala lang, no, kapag yung piprintan mo ay photo paper na kamukha na to, make sure lang guys yung mga swatches mo ay same material sila. Okay, no? Kasi kapag ito ay ginawa mo siyang matte na vinyl tapos i-compare mo siya sa may photo paper na print, no, so magiging magkaiba yung kulay nila. Tapos maganda guys, no, para hindi masayang yung mga pinprint nyo ng mga swatches, maganda guys i-laminate nyo siya. Syempre guys, kapag nilaminate nyo siya, mas matagal siya magagamit kasi hindi siya prone sa sira. So hindi lang naman siya guys sa MS Word na gagamit, no, lahat ng klase ng app na alam ko meron siyang ganon. So pwede kang mamili ng colors, tapos more colors, tapos sigurado din meron dun guys na hex code. So papalitan mo lang guys yung code ng kahit anong app na yon at makukuha mo na guys yung color na in-input mo doon. So guys, pwede siya sa Photoshop, hindi lang siya for MS Word. So kaya ginamit ko lang guys ang MS Word, no, kasi nga guys yun yung pinaka-accessible sa lahat guys ng gumagamit ng Windows na computer. Tapos isa pa guys sa mga important reminders, no, mag-print muna kayo ng isa bago kayo guys mag-mass production. And lastly guys, na paalala ko sa inyo, no, make sure lang na mag-head clean kayo every 30 pages na nagpiprint kayo ng high quality. Kasi guys, kapag marami kayong masyadong pinprint tapos hindi kayo nag-head clean, nangyari dyan ay nagbabago yung quality ng kulay niya. Okay, no? So every 30 pages, mag-head clean kayo. Sigurado guys, ang pinakamakikinabang dito ay yung mga nagli-layout ng mga beauty products. So halimbawa, itong sabon na to, no, pinadalang kayo nila ng layout na to tapos ipapagaya sa inyo to tapos ipapaprint sa inyo. So para ma-copy nyo guys yung exact replica nitong color na to, yun nga guys, no, gawin nyo guys yung tinuro ko sa inyo sa vlog na to. So again guys, no, lahat ng furniture ko na printer, cutter, machine at mga printing supplies, lahat yan guys is available sa amin. So hanapin mo lang kami guys sa FB, The Printing Shack, at sabihin mo lang guys na galing ka dito sa my channel ko para bigyan ka ng discount. So guys, kung nagustuhan mo naman ng video na to, no, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe sa my channel ko. Syempre, i-like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated pag may mga video kong kamukha nito na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At guys, sa dami ng subscriber ko, hindi ko na alam guys kung sino ba ang sasagutin ko sa mga nagtatanong sa comment section. So guys, kung gusto mong masagot ang iyong mga tanong, no, inaanyayahan kita na mag-join dito sa may channel ko. So lahat ng video ko guys, no, may nakalagay dyan sa may ilalim na join button. At kapag kinlik mo yan guys, no, magbabay ka lang ng 25 pesos at magkakameron ka ng badge. So ang mas ipapriority ko na lang guys sasagutin is yung merong mga badge. Kasi guys, kayo yung mga nag-join bilang supportan nyo na rin dito sa may channel ko. At saka pala guys, no, top 1 na tayo sa may pinakamaraming subscriber sa may YouTube sa buong Pilipinas pagdating sa may printing topic. So kung may mga products ka o services na gusto mong i-feature dito sa may vlog ko, email mo lang kami theprintingshock@gmail.com. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shock, ayos na sulit pa.